so blessed that you are healthy today. Kasi kailangan po natin na maging malakas, hindi lamang para po sa ating sarili, unang-una sana para po sa ating po mga kapwa and patara. And every day, we are praying for each and every one of you. At ganun din po, hindi lamang po kayo, pinapanalangin po natin ang bawat mamamayan ng Makaway, dapat po ipinapanalangin po natin. Amen? And God is hearing our prayers. Bakit po? Paano po natin masisiguro nadidinig ng Panginoon o dinidinig ng Panginoon ang lahat natin ang ating mga panalangin? Just imagine, for the last 2 weeks, 3 weeks, wala akong naapektuhan na kahit na isang kayo. Hallelujah. Dahil unang musaga, gumawa ko ng measures sa ating pong gobyerno. And then at the same time, ay sunod naman po tayo, di ba? Sabi mo nga sa kayo, buti na lang, nasuno rin ka. Hindi po, talaga po, ngayon po talaga yung nangyayari pagka ang tao ay nagiging masunuri. Amen? Ang nangyayari po, meron po mga pagpapala, just as tulad po sinabi ni Shai kanina, meron tayong mga pagpapalang nararanasan at tatangga pagka tayo nagiging masunuri. Kung tayo po nagiging masunuri sa tao, na tayo po nakakatanggap po ng blessings, eh what more kung tayo po ay susunod sa ating po, Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi mo nga ulit sa katabi mo, masunuri na talaga ako. Amen. Hallelujah. We continue to talk about our series, about love. Bakit ba kinakailangan natin pag-usapan ang pag-ibig? In times like this, dapat ba ay patuloy po natin pag-usapan ng pag-ibig? Of course. Bakit po? Kasi po, ang dahilan po, kaya po nagkakaroon po ng matinding kaguluhan sa mundo ay dahil sa kawalan ng pag-ibig. Yes. Diba? Ang tahanan ay nawawasak dahil sa kawalan ng pag-ibig. Ang kulungan ay napupuno at patuloy silang dumadami sa loob ng kulungan. Bakit po? Dahil po sa kawalan ng pag-ibig. Ang coronavirus ay kumakalat. Bakit po? Dahil po yung iba ay kulang sa pag-ibig. Amen. Po? Kaya it's very, very important for us to talk about love. Okay? Alam niyo po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2, sabi nito, but know this. Kaya po yung mga nangyayari ito, ang lahat po ngayon ay nakasulat na po sa Biblia. Sabi nito, know this, that in the last days, perilous times will come. Ano ba ibig sabihin ng perilous times? Yung mga bagay na nangyayari sa ating mga kapaligiran. Pagpasok pa lamang po ng January, di po ba? Napakadami na pong mga masasamang balita ating po naririnig na nangyayari sa buong mundo. Ano-ano po yun? Tulad po ng bushfire sa Australia. Di po ba? Na napakalaking sunog ang nangyayari po doon sa kanila pong forest. At ano po, yung Taal Volcano. At alam naman po natin na marami po mga naapektuhan ng Taal Volcano, yung kanyang pagsabog. At yung iba po, yung mga nagbaha at bagyo, earthquake sa iba't ibang bahagi po ng mundo. At ngayon po, ang nangyayari po ay dito po sa China, nangyayari po yung coronavirus. Just imagine, nakakatakot pagka hindi po nakikita ang iyong kaaway. Di po ba? So, sino pong makakapagtanggol po sa atin sa mga bagay na hindi po nakikita? Siyempre lang po, ang Diyos na hindi rin po natin nakikita. Amen? Yeah. Siya po yung ating po palaging tagapagtanggol. Sabi nito, for know this, this is in the last days, perilous times will come. For men will be, what? Of themselves. Lovers of? Themselves. And then, lovers of? Money. Money. Amen? And boasters, proud, blasphemers, disobedient, to parents, unthankful, and unholy. Amen. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na hindi lamang po dapat mahalin po natin ang ating pong sarili. Although we take care of ourselves, dapat po ay minamahal din po natin ang ating pong kapwa. Amen? Kasi rin mas pagkakit mo, kaya ikaw kahit ganyan ka, love na love kit mo. Okay? Hallelujah. Bakit po natin kinakailangan na palaging pamitin ang mga bagay na ito? Kasi po napakahalaga that we always confess our love for God and always our love for other people. Kaya po yung aking kung ending pagka nagpipray ako, I don't know kung nababasa ninyo, we love you, we honor you in Jesus' name. Okay? Ang love po, hindi lamang po yan sinasa puso. Dapat po yan ay i-verbalize. Sa mga magkasama, yan ang kanina pong isa na pinag-uuan ng pinagtatalunan. Bakit hindi mo na ako sinasabihin ng I love you? Di ba ba? Amen? Nakaka? Kasi po sa mga lalaki, bali wala po yun. Pero sa babae, napakahalaga po nun na meron po silang naririnig na magagandang salita. Okay. Nakaka? Haway, mga ladies dyan.
Amen. Okay. And then that was all money. Kaya po tayo tuturo ng Panginoon na magbigay. Kaya po tayo merong offering. Kaya po tayo merong tithing. Bakit po para hindi po tayo maging mapagmahal sa pera? Okay? Praise God. Ang hirap nun pagka yung pera mo napalitan na ng mukha ka ng pera. Okay, yung pagka tingin mo palagi, ting! And yung scholars, patakas, yun na lang palagi laman ng isip mo, di ba? Okay. And then, boasters, mga mayayapan. Ano po kayong mga mayayapan? Yung mga mayayabang, they are very proud of themselves. Pagka hindi ka na marunong magpatama, oops, medyo proud ka. Okay, ibig sabihin nyo na wala na po pwedeng magturo sa'yo. At ayaw mo nang maitama, ibig sabihin nyo, mapagmataas ka na. Okay? Kaya kayo, narinito kayo lahat, you are humble. Amen? Kasi you humble yourself at kayo ay nais na matutupan sa aral ng Panginoon. Amen? Kasi po, ito po yung ating pong buhay as a Christian, you will always be learner. At ito yung gagawin po natin until God takes us home. Okay? Hallelujah. It's a sign of humbleness na tayo po ay palagi po nagpapatama, na tayo po ay palagi po nag-aaral. Okay? Para masdado pa tayo. Kasi po, ano po yung nangyayari? Nangyayari po kasi, alam niyo po nangyayari, di ba? Pagka meron kinamayan, di ba? Ano ba nakatun? Mahanap ka nakagad ng sanitizer. Yung iba, meron mga daladala, ang ganyang kalalaking alcohol. Okay. Praise God. At ngayon, salit. Bakit po? Ang ginagawa? Hindi siya nakatisyo. At meron po silang device na nabibili ngayon, yung para siyang toothpick na nasa ano, ng lipstick. Na lumalabas yung dulo para hindi yun ang, para hindi daliri mo yung pangtutusok mo ng mga lip. Okay? Bakit po? Kasi po maraming mga babait na namapatapad natin sa YouTube, di ba? Sa Facebook. May medyo kulang sila ng love, di ba? Diluturan. Okay? Kaya po yung iba ay natatakot. Okay? So ano po yung sabihin? Lovers of nasa ba ako? Wala pa rin ako. Okay? So blasphemers is disobedient to parents, unthankful, and unholy. Kaya po, we always practice ourselves to be thankful na parang po tayo nagpapasalamat. Pasalamat tayo sa ating kalakasan, pasalamat tayo sa ating pong mga hininga, pasalamat tayo sa ating pong church, pasalamat po tayo sa ating pong Diyos. Okay, yan po yung mga time na kung saan ay hindi na po natututo magpasalamat ang mga tao. And yung mga disobedient to parents. Okay, hallelujah. And then unholy. Ano po yung unholy? Parang okay lang sa'yo. Wala, okay lang na, okay lang lahat ng mga bangay. Hindi, okay. Basta ako, maka-Diyos ako. Maka-Diyos ka, pero yung gawa mo ay denying that you have God. Okay? Sabi mo, saan mo, hindi na ako yun. Bago na ako yun. Okay, praise God. Okay. Praise the Lord. Tulong. Date. Okay, wala yan ang battery ko. Pakinggan ano na lang. Okay. Praise the Lord. Okay. Hindi na wala. Sayang na lang. Ayun. Okay. Okay. Makakana siya. Okay, sa and then next verse po is unloving. Ibig sabihin, hindi na marunong magmahal. Kaya it's very important for us to study what is love. And then unforgiving. Hindi na marunong magpatawad. Di ba? Parang, hindi niya naranasan na siya ay patawarin ng Diyos. Ang mga tao po na naranasan na pagpapatawad po ng Diyos, they should always be forgiving. Kasi masasaktan ka, kapatid. Hindi totoo na pagka, Kristiyano, hindi ka na masasaktan. Masasaktan ka. Okay, hallelujah. At sa mga bagay na nais ng Panginoon na matutunan natin palagi ay magpatawad. Slanderers without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Okay, so ibig sabihin, puro pleasure na lang. Diba? Puro games. Puro Facebook. Okay, puro ano, YouTube. Puro tulpo. Okay? Puro tali ka lang binto. Okay? Okay? Ibig sabihin, lovers of pleasures rather than lovers of God. So, kaya nga, ituturo ng Panginoon ang unang-una sa lahat ay mag-alay na tayo ng oras para sa kanya. Diba? Pagdama natin, if you love the Bible, if you love the Word of God, of course you love God. Diba? Kaya it's very important for us na buwasan po natin yung ating pong mga libangan. Okay? Sabi mo sa'yo, narinig mo ba yun? Okay, praise
God. Iwasan, bawasan po natin. Hindi mo sinasabing iwasan, kundi bawasan po natin. Kung may iwasan natin, it will be much better. Okay? Sabi ito, I'm having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. So, hindi po lahat ng mga tao ay dapat ay kinakaibigan po natin. Amen. Okay, meron po mga tao na malalakas po ang influensya. Pwede na kung na ito hindi influensya para sa mabuti, okay yun. Sumama ka sa kanya, pero kung ikaw ay may influensyahan ng masama, eh, lumayo ka na. Amen. Diba? Darating ang panahon, magiging kamukha mo na siya. Amen. Diba? Dati siya lang masama, ngayon, dalawa na kayo. Diba? Kakalat na kayo ng lagim. Diba? So it's very important for us to know who our friends are. Alamin mo po natin kung sino po yung ating po mga nakakasama sa araw-araw. Amen? Amen. Hallelujah. Pero yung katabi mo, mabait yan. Okay, lalo-lalo na patuloy. Okay. Okay, hallelujah. So, sabi niyo sa main, 1 John 1:18, there's no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not made perfect in love. Kaya po pinag-perfect po yung pag-ibig. So, paano po natin magpe-perfect po ang pag-ibig? Siyempre po, sa patuloy po natin na paglapit po sa Diyos, sa patuloy po natin na pag-meditate, pag-ubulay po natin kung paano tayo minahan po ng ating po Panginoon. And then at the same time, of course, meron po mga salita sa Biblia na kinakailangan ipanagi po natin kung i-memorize. I-memorize. Hindi po ba? Sabi ng Panginoon, sabi ko sa Bible, treasure my word. Kinakailangan ay ating pong pahalagahan. Bigyan ng importansya ang kanyang salita. So, paano po natin ibigyan ng importansya ang kanyang salita sa pamamagitan po ng patuloy na paglalagay po natin sa ating pong puso, sa ating pong memory, sa ating pong meditation. Okay? Hindi yung puro trabaho minimeditate mo. Di ba? Trabaho, intemporal yan. Pero ang salita po ng Diyos ay eternal. So, it's very, very important for us to understand. Ano po? Ang kahalagahan ng pag-meditate ng pag-ibig po ng Diyos. Hindi po ba, pagka tayo ay in love, nawawala po lahat po ng atin, ngayon po, in love po kayo sa Panginoon. Amen! Diba? Dahil hindi ninyo inaalintana yung mga makakasakay ninyo sa bus, yung mga makakatabi ninyo. Di po ba? Baka mamaya yan ay infected at kayo ay mahawa. Amen? Hallelujah! Pero lahat po na narito is already been sanctified by the Lord Jesus Christ. Okay? Amen. Ang nangyayari po kasi kung nakikita po natin, masyado po tayong abala sa ating po pagsasanitize ng ating kamay, di po ba, ng ating kapaligiran, paglilinis. Pero actually, what the world is missing is the sanctification of their soul and of their spirit. Po? Kasi po, nag-cleansing lang po tayo ng physical body po natin, pero di po tayo nag-cleansing ng ating spirito, di po tayo nag-cleansing ng ating pong isipa, di po tayo nag-cleansing ng ating pong puso. Ang hinahanap po ng Panginoon ay ang malilinis na puso. Okay, malilinis na mga isipan. At ang salita po ng Diyos, ito lamang po yung makapaglilinis. Okay, this is the, ito po yung heart sanitizer po natin, ang salita po ng Diyos. Kaya po hindi po natin po pwedeng ipagwalang bahala ang pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Amen. At ang kanyang pagbubulay. Okay? Hindi po ba yan? Amen. Okay, kaya sabi mo sa katabi mo, kaya bukas na bukas. Hindi, mamaya. Mamaya. Mamaya, mag-meditate na ako ng salita ng Diyos. Okay, hindi po ba? Pagka nagsasanitize ka ng kamay mo, di ba? Dapat sinasanitize po natin ang ating isipan. Amen. Okay. Yan po yung ninanais ng Panginoon na gawin po natin. Okay? Praise the Lord. Tuloy po tayo. And then, why does love matter? Bakit po kinakain? Bakit po napakahalaga ng pag-ibig? Alam niyo po, dahil ng pag-ibig, ito po yung isang bagay na kung saan ay kailangan ng ating mundo. Ang gera po, mamawala. Ang pagka meron pong pag-ibig. Di po ba ang nangyayari ngayon? Instead na gumawa po sila na marami pong nakakain ng tao o makitira ng tao, ang ginagawa po nila ay ano po, armas. Okay, ang armas ang mahal-mahal. Okay, so ibig sabihin, kakulangan po ng pag-ibig ang nagiging dahilan kaya po nagkakaroon po ng mga matinding kaguluhan. Okay, alam niyo mo, meron po isang kwento na meron po mag-asawa, nag-celebrate po sila ng kanila pong 30 years anniversary, wedding anniversary.
Okay, ganang tuwa sa kanila ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, ah, sige, humiling ka ng isang humiling. Okay? At ito ay aking sasabutin. Sabi ng babae ay, gusto kong mag-travel around the world. Okay, so, ting! Bigla, nagkaroon siya ng plane ticket. Okay, para siya ay nakapag-travel around the world. Ano na po sila? 60 years old. Okay? At pagkatapos, sabi naman ng lalaki, ay, nag-isip siya kung ano yung kanyang hihilingin. Sabi niya, gusto ko na magkaroon ng asawa na 30 years younger sa akin. Yun ang sabi niya. And then, dinilig ng Panginoon ang kanyang palala, ang kanyang hiling, sabi na lang, and then, ping! Pagkatapos siya ay naging 90 years old. Okay, wala natawa. Praise God, hallelujah. Talaga nakakatuwa ang mga ano, ang pastor po ninyo, very corny, ano po? Okay, praise God. Pusulin po natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Ang 1 Corinthians po ay isa pong aklat na sinulat po ng Apostle Paul. Kung makikita po natin, ang author po nito ay si Paul na dati pong tinatawag na Saul, na kung saan siya ay punong-puno ng muhi sa mga Kristiyano, na kung saan ay pinakapatay niya at pinarurusahan niya. Isa po siyang mamamatay tao. Di po ba? Dahil siya po ay nakikisa sa gawa ng mga tao na nais na sirain ang ating pong pananampalataya. Pero siya po'y nagkaroon po ng pagbabago. At yung kanya pong sinulat sa unang Korinto, sa mga Corinthians. Corinthians is a church. Okay? Hindi po siya tirahan sa Pilipinas. Ngayon, taga-Corinthians siya. Di ba ba? Hindi po yung tirahan. Corinthians is a church. Dito po nila kinuha yun. Okay? Ang nangyari po sa Corinthians na makakilala po sila, ay masyado po silang naging abala sa mga bagay, hallelujah, sa mga speaking in tongues, sa mga gifts, at sa mga karunungan. Kaya ngayon ay tinama sila ni Apostle Pablo. Sabi ni Apostle Pablo, though I speak with tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass and a clanging cymbal. So, ibig sabihin nun, ito lang, yan po yung clanging cymbal. Okay? Kung ako pong papalo niya, sigurado pong maririmbi ang inyong tenga. Okay? Dahil po wala po sa tono. Yun po yung ibig po sabihin. Ano po? Kung wala po tayong do I speak with tongues? Kung wala po tayong pag-ibig, tayo ay para lang umaalingaw-ngaw na batingaw. And though I have the gift of prophecy, ibig sabihin ng prophecy, meron siyang kapangyarihan na sabihin ko ang iyong mangyayari sa iyo bukas, kung iyong mangyayari sa iyo sa susunod na linggo, mangyayari sa iyo sa susunod na taon. Meron siyang kapangyarihan. And understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have that love, I am nothing. So baliwala po tayo, baliwala po ang lahat po ng mga giftings po natin. Ikaw man ay nagpapakanta, ikaw man ay nag-a-asher, ikaw man ay nag-a-IT, ikaw man ay ang galing sa trabaho, marami kang nalalaman. Pero baliwala po ang lahat po ng ito kung tayo po'y walang pag-ibig. And then the next verse po, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Okay, so yung sabihin, kung meron po tayong yaman, lahat binibigay na po natin sa mga mahihirap. At ang ating katawan ay sinunog na, inialing natin para handog, tayo naging martir. Pero wala po itong ganansya. Profits nothing. Okay? Bakit po? Because we don't have love. So love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not pop up. Okay? Does not behave rudely. Ibig sabihin, hindi ka bastos. Okay? Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity. Hindi ka natutuwa pagka mayroon mo nagdurusa. Especially now, di ba? Mayroon marami tayong mga kababayan na hindi po makarating po dito. At hindi po tayo natutuwa sa kanila. Mabuti nga sa kanya. Di ba? Dahil na wala siyang kwentang tao. Okay? At ganoon din naman yung ating mga kababayan dito ay hindi po makarating sa makabalik na Pilipinas. Okay? But rejoices in truth. Palagi po tayo natutuwa sa katotohanan ng salita po ng Diyos. And then, praise God, mabilis masyado. And then, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Okay? So we can endure this. Ano man po yung nangyayari sa mundong ito, we can endure it. Tayo po ilalabas sa
sa season na ito na much stronger and much closer sa ating buong Panginoon. Amen? Hallelujah. And then, love never fails. But whether there are prophecies, there will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. So, yung sabihin, lahat po ng mga bagay na inaasahan po natin, yung mga giftings, yung mga blessings, yung ating mga pag-asa, lahat po lang ito ay temporal lang. Pero ang pag-ibig po ito po ay mananatili. Salita po ng Diyos, ang Diyos at ang pag-ibig po niya ay mananatili sa bawat isa. So we're talking about the agape love. Okay? Na mahal mo ang isang tao kahit na hindi niya deserve na mahalin. Di ba ba? Kasi po ganun po tayo. We don't deserve the love of God. Di ba ba? Naisip niyo ba kung ano kayo bago kayo nakakilala sa Panginoon? Okay, di ba? That it actually loves the person who is utterly unworthy of being loved. So ano po yung significant points ng heading on agape love? Agape love po is ito po yung pag-ibig po ng Diyos. Agape is a selfless love. Hindi po yung palagi po yung makukuha ko. Love is about giving. Di ba? Sabi po sa John 3:16, ano po? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Hindi po getting kung layo ng Panginoon, di ba ba? Ang nais po niya ay magbigay. Okay, that is a selfless love. That is an agape love. At alam naman po natin na dinemonstrate po ng ating po Panginoon ang kanya pong pag-ibig nang siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Again, agape love is the love of God for the ungodly. Yung pagmamahal niya sa mga taong walang Diyos. Agape love, it is the love of God for unworthy sinners. Tayo yun. Lahat tayo, di ba? And then, agape love, it is the love for undeserving enemies. Okay, kaya po yung mga kaaway nyo noon, di ba? Dapat pinag-play na sila. Okay, na lalo sa pagpalain ng Panginoon. Okay, yung katabi mo, ipag-pray mo yan kahit di mo kaaway. Okay? Praise God. And then a selfless love or agape love is a gift of God. It can be experienced only if a person knows God personally. Maranasan lamang po natin yung kung kilala po natin talaga ang ating Diyos na sinasamba. And hindi mo po pwedeng mahalin yung taong hindi mo kilala. Tama po? Ganun din po ang ating po Diyos. So the more that we know God, so mas lalo po natin nakikilala ang Panginoon, mas lalo po natin siyang namamahal. Okay? Tama? Amen. Hallelujah. Kaya yung mga mag-asawa, we should know each other well. Di po ba? Pero 2 years, 5 years, di po ba? So, marriage is a work. Hindi po ito bagay na dapat po natin pag walang bahala. Ang pag-asawa ay trabaho. Okay? Trabaho yan. Okay? Kaya yung marriage, lalo po siya tumitibay pagka kayo ay nagiging magkakilala. Okay, normal po yun na minsan ikaw ay nakaharap dito sa gabi, di ba? Dumating ang gabi, isa naman dito nakaharap. Okay, napakaliit ng kamay ninyo pero binadidikit ang katawan ninyo. Di ba? At ikaw, nadudupo na sa dulo pero hindi na nalalaglag. Di ba? Hanggang sa magdaling umaga, di ba? Tama po? Sino mo kung nakaranas ng ganyan? Okay. Sometimes yung nangyari po yan. Pero ang nakakatawa po, you endure. Okay? Hindi lang enjoy, you also endure each other. Okay? Parang napakahaba ng gabi. Di ba ba? Hallelujah. Kahit pagod na pagod ka na, hindi ka makatulog. Okay? Pero hanggang sa mag-umaga, okay, praise the Lord, hindi ka nalilag sa kama. Okay? Amen? Hallelujah. Yun po yung nangyayari, but you endure each other. Okay? Kasi po, it's a work. Trabaho po yan. Okay, so kinakailangan makilala po natin ang ating po Diyos. And then agape love is the greatest thing in all of life according to our Lord Jesus Christ. Ito po yung napakahalaga na kinakailangan ay palagi po nating pagbulay-bulayin. Okay, it is the greatest possession and gift in human. Ito po yung pinakamatinding regalo ng Diyos sa bawat po sa atin. So ang pag-ibig. So ano po yung kahalagahan po ng pag-ibig? Di po ba? Kung wala kayo dito, kung hindi niyo naranasan ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi po kayo wala po kayo dito. Tama po ba? Naranasan po marami pag-ibig po ng Diyos? Yes. Yes. So, dapat po, everyday po, maranasan po natin yun.
Karanasan po natin yun. So, paano po natin makaranasan yun? By continually thanking Him, by continually meditating on His love, by continually reading His word. At mararanasan po natin ang pag-ibig po ng ating Panginoon. And then at the same time, pagkain ko yung puno na ng pag-ibig ng Panginoon, it will already overflow sa iyong buhay. Amen? Diba? Ngayon pa kaya na ikaw ay marunong na mag-worship. Amen. Ngayon pa kaya na ikaw ay marunong na kumanta. Amen. Ngayon pa kaya na ikaw ay marunong na makipagkapwa-tao. Diba? Amen. Dapat suplada ka. Amen. Diba? Binabati ka na. Para kang, para kang maldita ka. Diba? Pero ngayon ay, ikaw ay mabait na. Diba? Tapulog na yung mga sungay mo. Okay? Praise God. Okay. So, ano yung ano? Love does wait patiently. So, minsan pagka may mga bagay na hindi kagad binibigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin, no, hintay tayo. Wait patiently. Yes. Hintay tayo. Hindi po ba? Hindi po lahat ng bagay ay binibigay kagad sa atin ng Panginoon. Bakit po ininiyatan tayo ng Panginoon na tayo ay lumabang, ganyan ng Panginoon na tayo makahama? Ang anak mo ba bibigyan mo ng 1,000 baon pagka siya ay 7 years old? Hindi po. Hindi po ba? Baka hindi pa nakakarating ng school yun, eh, nahubaran na yun ng mga nagbubuhay sa school. Hindi po ba? Nanakawa na siya. And then, pa, love does suffer long. Okay? Hindi ka madaling gumive up, hindi ka madaling bumigay, hindi ka madaling masaktan. You suffer long. And then, walk in kindness. So, sa bagong paglabas po natin, di ba? I believe that you are walking in kindness. Bakit po? Kasi you're wearing mask. Okay? Actually, ang pagsusuot po ng ating pong mas, hindi lamang po natin pinoprotektahan yung ating pong sarili. We are also protecting the people around us. Okay? So, ibig sabihin, we walk in kindness. Di ba? At dapat lang na magmask ka. Kasi pagka hindi ka nakamask, di ba? Nilalayo ka ng tao. Di ba? Parang kang may krimen na ginawa. Di ba? Pagka ikaw ay hindi naka mas. And then rejoice in the truth. Ano ibig sabihin rejoice in the truth? Alam niyo po, ang mundo nito ay punong-puno po ng kasinungalingan. Parang po mga fake news, parang po mga bagay na ating po narinig na hindi po totoo. So it's very, very important for us to that we should always go back to the book of life, to the book of truth. Hanapin po natin kung ano po yung katotohanan ng Diyos na sinasabi niya po sa atin. Then always protects, always trust, always hopes, always perseveres and never gives up. Okay, so time mag-iba. Okay, time mag-iba. Marami pong mga tao na nag-i-give up po sila dahil po sa mga bagay na kanila pong nararanasan. Especially po sa mga relationships. Di po ba? It's very easy to give up. Kasi pagka nag-give up ka na, okay na, wala nang problema. Di ba? Problema sa akin. Di ba? So we never give up. And then ano naman po yung kabila? Love does not envy people. Hindi po tayo naiingit pagka meron niyang pupromo. Hindi po tayo naiingit pagka meron siyang magkatrabaho. Hindi po tayo naiingit pagka meron siyang malaking sweldo. Tama po? Kasi po, kung siya po yung malaking sweldo, ibig sabihin nun, meron po siyang pinagdaanan na kung saan ay hindi po pala pagdadaanan. So sometimes we are in our crushing moment na kung saan ay kinaiingitan natin yung mga tao na mas binless ng Panginoon, pero hindi mo naman alam kung may kanyang pinagdaanan. Tama ba? Kasi because those people who are crushed the most, God bless the most. Amen. Okay, kaya kung ikaw ay meron kang pinagdaanan ng mga hindi magagandang bagay sa mga sandaling ito, just believe that God's blessing is bigger than what you are expecting. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So I believe na pagkatapos ng mga nangyayari ito, God will makikita po natin ang liwanag, makikita po natin ang pagpapaan, makikita po natin ang kamay ng Diyos sa bawang sa po sa atin. Okay, then love does not pride self over others. Ibig sabihin, hindi ka mayabang. Ibig sabihin, hindi ka malaki, di ba? Although na mataas na ang posisyon mo, ibig sabihin, hindi mo dapat iniisip ang sarili mo na, walang kwenta yung mga tao niya. Di ba? Mga hampas lupa. Di ba? Praise God. Hindi yung nga, nag-abroad ka, and then bakit? Ang dahilan mo lamang para matapatan mo yung magandang bahay na nandun sa yung kapitbahay mo. Di ba? Tama ba? Amen. Okay, praise God.
Praise God. Kakarating kayo. Amen. Okay, praise God. Pero hindi yun dapat ang aking pong maging motivation. Ang aking pong motivation ang bibigyan po ng kalawalatian ng ating pong Panginoon. Hindi kundi dahil, hindi po dahil sa ating pong galing, hindi po dahil sa ating pong talino, hindi po dahil sa ating pong napag-aralan, kundi dahil lamang po sa ating pong Panginoon. That's why tayo po ipopromote po ng ating pong Panginoon. Amen? And we have, and we, love does not dishonor people. Dapat po, we should keep on honoring each other. Okay? Ang kakabal po ng love is always honor. Okay? I-honor po natin yung ating pong mga magulang, honor po natin yung ating pong mga employer, honor po natin yung ating pong mga yung mga board mates, kahit na hindi po sila Christian. Okay? Kasi po, tinitignan po tayo ng mga hindi Christian, yung mga kilala po natin. Minsan nga, sinusubok tayo eh. Minsan iinisin ka. Di ba? Susubukin ang pasensya mo. Di ba? So, wag kang bibigay. Amen? Mag tayong bibigay. And then, love does not seek selfish desires. Hindi yung puro palaging sa'yo. Hindi yung puro yung, anong ganansya ko dyan? Anong mapapala ko dyan? Di ba? Amen? Hallelujah. Alam niyo po, before, ganyan din ang ugali. Anong mapapala ko dyan? Pagka magbabay ko sa, sayang ang oras ko dyan. Anong mapapala ko pag magsisilbi kay Lord? Di ba? Magpartay na lang ako. Di ba ba? Maraming po tayong mga ganyan, tama ba? Amen! Hallelujah, praise God. Dito si Sharpie, very honest, oh. Praise God. Di ba ba? And then, six selfish desires and gets, love does not easily anger. Hindi po madaling magalit. Amen! Di ba ba? Hindi, panahin ka na kasigaw na nakasigaw. Alam mo ba? Parang nakasigaw na nakasigaw, di ba? So, yung sabihin, huwag kang masyadong magagalitin. Nag-isip ka muna. Bakit niya nasabi yun? Bakit niya nagawa yun? Di ba? Tama ba? Okay. Alam mo po, love does not record other things. Sorry po, medyo mali po yung ating wording. Ano ba? So, hindi po natin nire-record. Hindi po ba? Okay. Meron pong listahan. Ito, nagkamali na naman po. Date. Ganitong oras. Sa ganitong lugar. Diba? Sinusulat mo natin mga pagkakamali. Diba? Hindi magugulat talaga. Ano ba? Kaya na nangyari yun, di ba? Eto, ganitong pecha. Sinabi mo yan. Nasa ganito tayong lugar. Sinabi mo yan. Di ba? Hindi tayo dapat nagsusulat ng mga mali po ng isa. Amen. Hallelujah. Pastor, di po minsan may nasasabi rin di maganda. Tama po? Kaya purahin na po natin sa ating pong live, sa ating pong video. Okay ba yun? Okay. And then love does not hold grudges. Hindi yung meron kang kinatanim na sama ng loob. Kasi pag na nagtatanim ka ng sama ng loob, ikaw ang maapekto na. Amen. Hindi naman yung nakasakit sa iyo eh. Ikaw yun. Ikaw yung nagdadala ng bagahe. And then love does not enjoy people's failures. Hindi po tayo natutuwa pagka meron po mga tao na umabagsak. Meron po tao na nag-fail. Meron po mga tao na hindi po nabibless sa Panginoon. Amen? And we believe, hallelujah, misa po, dumadaan lamang po tayo sa mga season. Okay? Na kung saan ay ang bawsa po sa atin. And I believe, hallelujah, tayo po dumadaan po sa may process. Amen. Bakit po natin matanggap ang promise po ng Panginoon, sometimes we all have to pass through the process. Okay? So, praise God. Sabihin mo nga sa atin ko, proseso lang yan, kapatid. Okay. Then love is greater than what? Speaking in tongues. We should pray. Sabi po sa Bible, kubet the most kubet po natin. Ibig sabihin, pagnasaan po natin na tayo magkaroon po ng mga regalo na galing po sa Diyos. And then, isa po sa mga regalo po ng Diyos when we are baptized in the Holy Spirit is speaking in tongues. Ibig sabihin, tayo po'y nakikipag-usap sa ating pong Diyos. Personally, hindi po ito naintindihan ng ating pong kaaway ng mga demonyo. Okay? Praise God. So, we speak in tongues. And then, ano po? Love is greater than powerful communication. Okay? Kahit na po na napakagaling po ng makipag-communicate, kung wala pong pag-ibig, kung napakagaling pong pastor, napakagaling pong preacher, napakagaling pong teacher, as long as wala pong pag-ibig ay baliwala. Amen. Diba? Then, love is greater than knowing the future. Diba? Kahit na po, napakagaling ng mga nanguhula. Huwag na po tayo magpapahula. Kasi baka mayroon po nagpapahula pa po dito. Okay. Titingin pa kayo ng horoscope. Okay.
tanong mo sa bituin. Okay? Hindi naman natin dapat inaano na po yung mga bagay yan. Okay po? And then, naman po, and then love is greater than extravagant generosity, kahit na napakagalante. Okay, meron pong mga iba, ganyan po ang kanila pong ginagawa. Sila po yung bigay po ng sa church para, and then pagkatapos nun, they will ask favor. Kaya yung ibang mga businessman, hindi ko naman sinasabing lahat, ilalahat, ano po, pero minsan po, nangmingi po sila ng kapalit na favor pagka sila po ay nagbibigay po sa churches na malalaki ng halaga. Okay, gusto nila, meron nga, ano, bibigay siya ng malaking halaga sa ano, pero kinakailan siya palagi mag-preach. Okay. Opo, meron pong ganyan. Okay. Meron na ng iba ay ipapasok yung kanyang negosyo para po makuha niya lahat yung sales ng nasa congregation. Di ba? So, ginagamit po nila. Again, then, charity of every kind, highly knowledgeable, kahit napakatakrunong po natin kung wala po tayong pag-ibig, tayo po ay baliwala. Okay? Alam naman po natin, ano po, kadalasan ang iniisip po natin, pera, mahalaga, pera, mahalaga, pera, mahalaga. Pero alam din po natin, napakalayo po mga tao na mayayaman. Na nag-suicide. Okay? So, hindi po talaga pera yung pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-ibig. Sabi mo na sa talim ulit, kaya ikaw, lang na lang talaga kita. Okay. Kasi po, hindi po natin napakatunayan tayo na meron po pag-ibig po sa Diyos, pagka natutunan na po natin mahalin ang ating buong kapwa. Amen? Sige po, katapakaw natin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Sabi sa Bible, kung paano na ang sasabihin na mahal po natin ang ating buong Diyos kung hindi po natin matutunan, ang Diyos na hindi po natin nakikita, kung hindi po natin matutunan mahalin ang ating kapwa na nakikita. Amen. Okay? Praise God. Kaya po sa this series, patuloy po natin pag-aaralan, patuloy po natin imamaster kung ano po ang pag-ibig. And then love is greater than suffering for a good cause. Okay? Iba po, they are willing to die para po doon sa cause na kanila pong kinaglalaban. Yes. Diba? Iba po, nagsusunog ng kanilang talaga nagsusunod ng buhay. Okay? Only for a cause, para lang po mapansin na meron po silang pinaglalaban na aghihikain. Okay? Pero as long as hindi po yung galing po sa Panginoon, yun po ay hindi po tama. Okay? Praise God. Mabuti na lang dito ay walang ganun. Tama ba? Okay, so masakit yun, di ba? Nagluluto ka nga lang, napasok ka eh. Di ba? Medyo napapa-atras ka na. Praise God. So, and then in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi dito is, ang title ko po sana kanina, which is binago ko kaninang umaga, is copy-paste God's love. Okay? Pero pinagtanong ko po, does love, why love matters? Sa 1 Corinthians 11, sabi po ni Apostle Paul, imitate me. Just I also imitate Christ. So wala po tayong ibang pupupihin, mga kapatid, kundi ang Diyos. Kundi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Mas kundi nga i-imitate na. Okay? At meron po kayong assignment. Meron po kayong, gusto po kayong bigyan ng assignment. Okay? So yung 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7, pwede po bang i-memorize po natin? Yung love is kind, love is patient, love is kind, love is gentle, love is ano pa? Love is not jealous, love is not envious, love does not keep records of wrongs, and then ano pa po? Okay, praise God. So praise the Lord, hallelujah. So let's all stand up tayo po natin tumayo. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Maaring sa mga sandali ito, you still feel that you are unloved. Pero ang Diyos ay narito at hindi po siya nagbabago. Ang pag-ibig po niya ay available sa bawat isa po na nasa sa inyo. Kahit minsan nararanasan mo na parang nag-iisa ka na lamang, wala kang patulong, walang gumagabay sa iyo, pero kapatid, God is always
prepare for you. Lagi siya nariyan. Kahit minsan malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa asawa mo, ang Diyos ay palaging nasa piling mo. Because He says in His Word na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. And even in times like this, na kung saan ay mayroong takot, takot na tayo magkasakit, na tayo takot na maapektuhan, na tayo takot na mahawa. But as you continue to meditate on the love of God in your life, I believe na mga takot na ito ay mawawala sa isipan mo.